my YouTube channel, Datsky. Here I am again. Nandito po tayo sa loob ng ating manukan. So, ngayon guys, pag-usapan natin yung paano ba yun aalagaan yung ating mga manok. Mula sa isang piraso guys hanggang dumami ito. Ito yun po yung mga ano natin guys, yung mga dating mga anak ng ating mga inain. Ito yun. At saka meron din doon sa yung nandun sa limber. Dito guys. Dito. Meron din dito din. So, yung iba nandun. Nandun din. So, yan. Hindi ko alam yung baka nandun yun sa likod yung iba guys. Yan. Yung isa guys, bigay lang sa akin din yun. Yung hinuli ko sana, hindi ko na huli. Ayan. Ito din, dating sisiyo, binigay din sa akin. Eh ngayon, malapit na itong rooster na. So dito sa sila lahat umiinom ng tubig. Ito guys, instead na bumibili tayo, gumawa lang tayo ng painuman ng tubig. Yung mga recycle na bagay guys, yung katulad nito, yung mga lalagyan ng kindi, gagawin natin ng painuman sa ating mga manok. So recycle din dito, at least nakakatulong tayo sa ating kalikasan guys. So wag na lang natin basta basta itapon yung mga ano. So ito naman, ito yun. Dati 10 yan sila guys. So isa na lang yung natitira dahil kinakain ng pusa yung siyam. Ito yung natira. Nung sisiyo pa sila, kinakain ng pusa. So meron kasi mga pusang ligaw dito sa amin, kumakain ng manok. Kaya yan, lagi isang nabuhay. So ito naman, ito ay galing doon sa kabilang lungsod or bayan. Ito po ay pinalitan ko po to ng ano. Pinalitan ko po ng dalawang inain, dalawang babae, para magkaroon ako ng lalaki dito sa ano. Kasi halos mga babae yung mga natitira ko dito. So ito din, meron tayong bagong puga din dito, tatlong piraso. Yung isa ni Mumpisa. Yan, ito tatlo. So, ito yung pinakauna nating ano guys, inaalagaan. Ito po ay nagpugad ngayon siya ng pitong piraso. Ito po ay binigay sa atin ng ating sa aming kapitbahay. So, nag-iisa yan. So, inaalagaan ko hanggang ito ay dumadami. Yung mga inain na yan guys, ay sa kanya galing yan. So nagkaroon din ng ano, yung isa tatlong beses na yon nagpugad. Ito yung isa is una pa lang to, pero nangingitlog din yan siya lagi, pero kaso lang na humahalo siya dun sa kapatid niya. Kaya yung mga kapatid niya ang lumimilim sa kanyang itlog. So ito, pag nangingitlog to, magandang kasing klaseng inain to guys. Kasi pag nangingitlog to, marami yan talaga. Merong tag-iitim piraso, 15. Yan, pinakamababa yan, 10. Yan. So, gumawa na tayo ng mga kurungan. Ito nga, yung mga painuman natin galing sa mga recycle. Recycle na bagay. So, ito, gumawa tayo ng ano, malaking kurungan na sa ating mga alaga manok, dahil alam naman natin na dumadami yung ating mga manok. So nilakihan ko na kaagad yung kanilang kurungan. So ito, pag nag-anon ako, naghiwalay ko na yung inain, dito ko nilagay yung sisiyo. So tinakpan ko na lang ng bubong to. Nilagyan ko na ng taki para at least yung sisiyo hindi na makalipad, makawala dito sa loob. So dito lang sila sa loob.
So ngayon guys, buhangin ang nilalagay natin dito guys. Tinambakan natin to ng buhangin para hindi maamoy. Kasi pag lupa kasi to, dati lupa to, talaga nagyuyutik pag maraming ipot ng ating mga alagang manok. So buhangin ang nilalagay ko para mas maganda dahil malapit kasi kami sa dalampasigan. So ngayon, dito naman tayo sa labas guys. Ito. Dahil kararating lang namin galing doon sa ano kasi New Year kayo ngayon. So pahinga naman, may time naman tayong magpahinga. So dito nawawala yung stress natin pag mayroon tayong mga alagang mga hayop. So dito inano natin, tinakpan ko na lang ng mga recycle din na mga sako na mga feed. So nire-recycle natin para at least yung mga alaga ng ating mga manok hindi magkawala doon sa labas o makapunta doon sa ating bahay. So dito din pinako natin yung likod nito guys. Yung likod nito is sapa na. Sapa. So meron tayong mga tanim dito na mga punong mahogani. Pero actually guys, ito ay tumubo na dito. Tumubo na to dito. Pero inalagaan ko na lang kunting trim, kunting linis. So ito, yung iba lumaki na. So nandito pala yung iba natin mga manok. Yun. Pero din yung dalawa yun guys ay binigay din sa akin. Isang security guard ng Emil Wheeler. Binigyan tayo. Dahil mayroon pa tayong kaibigan din na nabibigay. So halos to guys binigay sa akin. Nagkaroon ko ng manok dahil sa ano, yung binigyan tayo ng alagaan. Alagaan. So mayroon din akong nabili doon. Tatlong piraso din yun. So yun ang pinapasanay ko dahil yun talaga may breed din to. So ito mga native cross breed to. Mga native chicken, naka cross breed din sa medyo yung may mga breed na manok. Ito medyo malalaki sila. Medyo malalaki talaga sila. May sa natural nga native. Ayan. Ito yung sa likod ng kurungan ng aking mga manok. Ayan. So ito, gumawa din tayo ng espasyo dito sa mula sa bako natin at saka bako ng ating kurungan para makaikot po tayo dito sa ano, kung gusto natin pupunta doon sa baba ay maka meron tayong madadaanan. So dito nilagyan natin ng medyo yung yero itong pinakababa para yung mga alagang hayop natin o yung mga alagang hayop ko hindi siya matukso doon sa labas. Yung mga manok naman nila doon sa labas, yung kapitbahay natin ay hindi matutukso para lumipad dito pag tayo ay pag ako ay nagpapakain, hindi nila makikita para hindi sila makapasok dito. So yun ang iniwasan ko guys para at least maganda yung mga ano natin, yung alaga manok, maiwas sa sakit. Pero hindi natin maiwasan dahil sa sobrang masama yung panahon. Paiba-iba yung ano ng panahon natin guys. So magkaroon talaga yung hindi maiwasan yung mga sisiw, magkaroon ng sakit. So antibiotic lang ginagamot pa rin natin. Pero pag wala akong tapos na ako nagpapakain doon sa lagang baboy, nagpapakain, naglilinis dito din sa ating manok. So dito ko sinasabi tong duya na ginagawa ko rin to guys. Galing nito sa recycle guys. Ito. Dito ko magduyan. Yan, dito ko magduyan. Ayan. Pero actually ito ay ginagawa ko lang. So ito ay galing din sa recycle guys. Ito ay
yung kung napapansin nyo, siguro yung iba na kita ng ganito doon sa yung kinakarga doon sa mga pag may gumagawa ng highway, doon gumagawa sa daan, ito po yung built ng isang sakong pinakamalaki, yung malaking sako, ito ang yung built niya. Yan. Ayan, lahat yan, binago natin. Yung isang may ano doon, yun ang, ano namin, yung turungan ng aming baboy. So, meron po tayong apat na piraso doon inain. O, inok, unsa man anok? Unsa man inok? Ano man inok? O. Ayan. So, ito nga guys, nagumawa ang umbang yung upuan dito. Hindi, kaya nilagyan ko ng sako para hindi maiputan. Hindi ka na makakaupo dito. Ayan. Ito guys, so, meron yung akong ginawang panggatong lang to guys. Dahil ilalagay ko to sa ginagawa ko rin ano, yung magawa din kasi ako ng yung kalan, pwedeng kahoy, pwedeng uling. So ito ibibilad yan kung ano mga mahogan na yan. Thank you guys for watching my video. So sa mga nakapanood, pwede po kayong mag-subscribe. Huwag sanang pindutin din yung notification bell para at least pindutin yung please makipindutin sa notification bell para at least updated po kayo sa ating mga videos na gagawin. So thank you guys.